piling mo ko'y mananahan. Bakit ikaw na lang aking kalakasan? Sa piling mo tagumpay ko'y naranasan. Isang magandang pinagpalang araw po sa ginigiliw po naming mga taga-subaybay dito po sa programang Araw-Araw na Pagpapala. Maraming salamat po sa Panginoon. Tayo po ay muling binigyan ng pagkakataon upang makapag-aral ng kanyang gintong buti na salita ng buhay. Tayo po muna ay dumulog sa hapagkainan ng pananalangin. Sa makapangyarihang pangalan mo, Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo, Father God, in the name of Jesus, thank you so much for your goodness, for your faithfulness, for your love, the fruits of your Holy Spirit that you have shared and given, that you have just poured to each and every one of us. Salamat, Panginoon, patuloy sa aming pagbabasa ng aming puso, maging sa aming kaalaman ng iyong gintong buti ng salita ng buhay. Banal na Espiritu Santo, samahan niyo po kami upang kami magkaroon ng kagalakan, kapayapaan, higit sa lahat ng uhaw sa pag-aaral po ng iyong salita, makapagbigay po sa amin ng katotohanan upang kami po ay makapamuhay ng buhay na masagana. Makapamuhay po kami ng buhay na matagumpay, sapagkat kung wala po nga kayo sa aming buhay, wala po kaming magagawa. Sa aming pagpapatuloy, kayo po ang siyang patuloy naming maitaas sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. This all we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang aklat po ng Roma dito po sa TCB o the Tagalog Contemporary Bible. Sa Romans chapter 1 verses 18 hanggang 25. Romans chapter 1 verses 18 to 25. Pinamagatan ko po itong ang Diyos o ang mundo. Sabi po rito, chapter 1 verses 18 to 25 ng Book of Romans. Ipinahayag ng Diyos mula sa langit ang kanyang puot sa lahat ng kasamaan at kalapastanganan ginagawa ng mga tao na siyang pumipigil sa kanila para malaman ang katotohanan tungkol sa Diyos. Sapagkat ang katotohanan tungkol sa Diyos ay malinaw sa kanila dahil inihayag ito sa kanila ng Diyos. Totoong, verse 20, totoong hindi nakikita ang Diyos. Pero mula pa nang likhain niya ang mundo, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos ay naipahayag sa mga bagay na ginawa niya, kaya wala silang maidadahilan. Verse 21, at kahit alam nilang may Diyos, hindi nila siya pinarangalan o pinasalamatan man lang sa halip. Ibinaling nila ang kanilang pag-iisip sa mga bagay na walang kabuluhan, kaya napuno ng kadiliman ang mga hangal nilang pag-iisip. Verse 22, nagmamarunong sila pero lumitaw na sila'y mga mangmang. Verse 23, sapagkat ipinagpalit nila ang dakila at walang kamatayang Diyos sa mga Diyos-Diyosyang anyong tao na may kamatayan, mga ibon, mga hayop na may apat na paa, at mga hayop na nagsisigapang. Verse 24, kaya hinayaan na lang sila ng Diyos sa maruruming hangarin ng kanilang puso hanggang sa gumawa sila ng kahalayan at kahiyahiyang mga bagay sa isa't isa. Verse 25, last verse, ipinagpalit nila sa kasinungalingan ang katotohanan tungkol sa Diyos. Sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha sa halip na ang manlilikha na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. Makita po natin dito po na ihayag daw po ng Diyos ang kanyang puot laban sa mga taong laban sa katotohanan o yung mga sumisiil o yung mga taong patuloy na naniniwala sa kasinungalingan na ibinigay ng Diablo. Kasi ito po ang kalaban ng Panginoon yung Diablo, na ang kanya pong layunin ay sirain ang katotohanang iniyahayag ng Diyos para sa mga tao.
At tayo po bilang mga tao, hindi po natin ito mapupuna. Hindi po natin ito mapapansin na tayo pala ay patuloy na nakikipagniig, nakikipagmingle sa mundong ito. Whereas kahit Christian po tayo, pwede naman tayo makipagmingle. Provided, mag-ingat po tayo na baka tayo daw po ang marahuyo. Ang problema po, kahit minsan may mga Kristiyanong nadadala na rin na mga taong makamundo. Mga kapatid o mga minamahal po naming mga taga-subaybay dito po sa programang Araw-Araw na Pagpapala. Mga modernong teknolohiya, naririyan po. Yan po mga cellphone at iba pa mga gadget na nagbibigay kaaliwan sa atin. Kumusta na po ba ang ating buhay espiritual? Hindi po masama eh, yung pong mga modernong teknolohiya, mga gadget, mga nakakatulong po sa atin ito. Ang problema po, minsan, lalo na sa mga kabataan, nabababad po sila sa paggamit ng mga gadget na ito. Yung mga cellphone na yan, no? Yung paggamit sa kung ano-anong mga nakikita ni po nila. Maging sa social media, wala pong masama eh. Ang problema, yung pong hindi pa po dapat nilang ma-absorb ng kanilang kaisipan, hindi nila maabot ng kanilang kaunawaan na literal ang kanilang pagkakatanggap sa mga salitang kanilang naririnig na maaring ito ay sa mga may gulang na dapat na makaunawa ng salita na yon o para doon sa mga may edad yung mga mensahe na yon. Subalit dahil sa kabataan na edad po nila, hindi nila maunawaan, nagiging iba ang kanilang interpretasyon. Wala pong makapagpaliwanag sa kanila, kundi naman sila nagtatanong sa kanilang mga magulang. Kung naitatanong man nila sa kanilang mga magulang, busy rin po ang mga magulang doon din po sa paggamit ng teknolohiyang yun. Misa no, nabababad tayo sa Facebook. Wala namang masama. Ang problema, yun po ang nangyayari. Naaagaw na po yung oras po natin na para sa Panginoon. Minsan, mas gusto pa natin yon na magbasa ng Facebook, maubos yung oras doon, may TikTok pa nga, hanggang sa hindi na po tayo makapanalangin. Yun po nakakalungkot. At marami pa po. Sabi po rito na sa verse 18 na pinahayag ng Diyos mula sa langit ang kanyang puwet sa lahat ng kasamaan at kalapastangan ng ginagawa ng mga tao na siyang pumipigil sa kanila para malaman ang katotohanan tungkol sa sino po ba ang mga tao na to na pumipigil sa katotohanan. Kilala po natin ito. Lalo kung tayo alam po natin ang katotohanan. Yung mga taong nakakaalam ng katotohanan na hindi maipaalam sa atin. Alam po natin yung kung sino. Kaya po doon nagagalit ang Panginoon. Dahil sabi po, kahit tayo man, alam daw po natin, sabi sa verse 19, sapagkat ang katotohanan tungkol sa Diyos ay malinaw sa kanila dahil inayayag na ito ng Diyos sa kanila bago pa man likain ang mundo. Sabi po sa verse 20, totoong hindi nakikita ang Diyos. Ulitin ko po, verse 20 ng Romans chapter 1, sabi po sa verse 20, totoong hindi nakikita ang Diyos. Pero mula pa nang likain niya ang mundo, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos ay naipahayag sa mga bagay na ginawa niya. Nakita na po natin sa kapaligiran natin, o maging sa mundo, ang buwan, ang araw, sino po ba ang taong kayang gumawa ng araw? Ang hirap po yung mga nagluluto. Hindi po ba? Natalsikan tayo ng mantika. Nagpapaltos na agad yung ating mga balat. Yung mundo pa po, yung araw po kaya. Hindi po tayo ito makatingin nga lang sa ganitong kalayo natin nasa mundo. Hindi po ito kayang gawin ng tao. Yung po yung kapahayagan na sinasabi rito, inihayag na ng Diyos, nakikita na po natin ang ebidensya na ito ay gawa ng Diyos. Hindi po kayang gawin yun ng tao eh. Yun po. Pero bale wala lang, napapalitan ito ng kasinungalingan. Ang kasinungalingan ano, ito'y bigla na lang lumabas, nandiyan na lang sa evolution, no, pabago-bago sitwasyon ng mundo, nagkaroon ng araw, hindi po, sinasabi po sa Biblia, kahit sa aklat ng Genesis, nilikha ng Diyos ang langit, ang lupa, ang araw, ang buwan, yung mga malalaking tala, maging ang mga bituin, nilikha, maging tayo po, lahat, huling-huling ginawa ng Diyos ang tao at binigyan ng buhay. Nakikita na po natin, nandyan, mga kapwa natin tao, katulad natin na may buhay. Nilikha po tayong lahat ng Diyos
binigyan ng buhay. Sabi sa Genesis chapter 2 verse 7, God created man from the dust, breath into his nostril, and a man became a living soul. Oh, nakita po natin, nilikha ng Diyos ang tao. Galing sa putik, galing sa alabok, hiningahan daw po sa ilong at nagkaroon ng buhay. So balit marami pa rin yung iba nagsasabi na yung tao daw po ay nagsimula sa unggoy. Pag humarap tayo sa salamin, tingnan nga po natin yung itsura natin. Maniniwala po ba kayo? Makukumbinsi po ba kayo na nagsimula nga talaga ang tao sa unggoy? Papayag po ba kayo? Hello? Sabi po rito, sa verse 20, again, totoong hindi nakikita ang Diyos. Pero sino po ba ang Diyos na ating sinasamba? Ang Diyos ng Biblia o ang Diyos na ginawa at nilikha ng kamay at isip ng tao? Yan po yung mga katotohanan eh. Subalit napapalitan po ito ng kasinungalingan kung tayo'y patuloy na naniniwala sa mga haka-haka, sa mga sabi-sabi. Chismis po ang dating. Maging kahit sinabi pa po yun ng ating mga ninuno, eh hindi po yun eh. Ang katotohanan po eh, ay yung salita ng Diyos sa Biblia. Yan ang katotohanan. Kung hindi po tayo maniniwala sa Biblia, huwag na po tayong maniwalang may Diyos. Dahil sayang lamang po. Maging tayo, huwag na rin tayong maniwala na tayo eh basta na lang sumulpot sa lupa. Hindi po. May pinagmulan po tayo. Ang Diyos ang lumikha sa atin at sa lahat ng bagay nakikita at hindi nilikha ng makapangyarihang Diyos na buhay na hindi nakikita. Kaya nga pag tayo po'y nananalangin, Ama naming nasa langit. Hello, yun po ang ating Diyos nasa langit. Kaya sabi po rito sa verse 21, at kahit alam nilang may Diyos, hindi nila siya pinarangalan o pinasalamatan man lang. Sa halip, ibinaling nila ang kanilang pag-iisip sa mga bagay na walang kabuluhan. Kaya napuno ng kadiliman ang mga hangal nilang pag-iisip. Sumulat po nito si Apostol Pablo. Kita niyo po, nagiging hangal ang pag-iisip ng isang tao, sabi ni Apostol Pablo. Kung ating pong sa sarili natin, kinukumbinsin natin ang mga bagay na walang katotohanan. Ano po yun? Yung mga nakikita natin at nadidinig lang natin. Yung po pinaniwalaan natin. Nasabi-sabi, nadidinig natin. Pero importante po yung salita ng Diyos sa Biblia. Yung po yung katotohanan. At sabi po sa verse 23, sapagkat ipinagpalit nila ang dakila at walang kamatayang Diyos sa mga Diyos-Diyos ang anyong tao na may kamatayan. Mga ibon, mga hayop na may apat na paa at mga hayop na nagsisigapang. May mga bansa po, di po ba, sinasamba yung hayop. Nakakalungkot po. Kasi po, nilikha po tayo ng Diyos na mas mataas na uri kaysa sa hayop. Pero may mga tao na sumasamba sa hayop. May sumasamba sa buwan. May sumasamba. Kaya ho, nalulungkot ang Panginoon. Kasi po, nung araw, ganun din po ako. Kaya nagpapasalamat po ako sa Diyos at nakilala ko po ang katotohanan ng salita ng Diyos. Buti ho, binigyan pa ako ng Diyos ng pagkakataon malaman ko yung mga katotohanan patungkol sa tunay na Diyos na may bigay ng aking buhay. Kaya magpasalamat po tayo. Huwag po nating akalain ang Diyos ay ginawa ng isip at kamay ng tao. Walang maaring gumawa ng Diyos dahil wala pa po ang lahat ng bagay ang Diyos ay naririyan na. At ginawa niyang magkatawan tao dahil kailangan niya magkatawan tao upang lahat po tayo ay matubos sa ating kasalanan. Maging siya'y maging pambayad sa lahat ng ating mga utang. Ano po ba yung utang natin? Yung utang po natin sa Diyos. Yung mga kasalanan, utang po yan. Ibig sabihin, yan ay mga dapat pagbayaran ng mga kasalanan. At ang kasalanan po ay kamatayan, sabi sa Romans chapter 6 verse 23. For all have sinned and fall short of the glory of God. Wala pong karapat-dapat sa Diyos. Lahat nagkasala eh. O ano po mangyayari? Kaya po mapalad po tayo, malalaman at nadinig po natin ito. Sa last verse, sabi po sa verse 25, pinagpalit nila sa kasinungalingan ang katotohanan tungkol sa Diyos, sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha sa halip na ang manlilikha na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. They worship the creation instead of the creator. Sabi po nun. Kaya yun po nakakalungkot.
masinamba daw po ng maraming tao yung at pinaglingkuran yung nilalang sa halip na siyang lumalang. Hello. Kaya salamat po sa Diyos, nalaman po natin ito. Magdesisyon po tayo. Kung talagang sinasabi po natin mahal natin ang Diyos, ang Diyos po, sabi sa John chapter 4 verse 24, siya ay espiritu. Ang espiritu ay hindi nakikita. Subalit, siya po ay nananahan sa ating puso at babaguhin niya ang ating buhay kung siya ay anyayahan natin sa ating buhay bilang Panginoon at tagapagligtas upang siya ay makapanahan sa ating buhay, anyayahan po natin siya. Sasamahan ko po kayo. Tayo po yung manalangin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo, sabihin mo ito kapatid, nagmumula sa iyong puso, sa iyong mga labi. Panginoon, ako po ay nagpapasalamat sa iyo. Lumalapit ako sa iyo sa oras na ito. Binubuksan ko ang aking puso. Humihingi po ako sa iyo ng tawad sa lahat ng aking mga kasalanan. Inaanyayahan kita, manahan ka sa aking buhay mula sa araw na ito bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Samahan mo po, pangunahan mo po ako. Naniniwala ako ikaw, Panginoon Jesucristo, ay binayaran mo aking kasalanan sa krus. At ang iyong banal na dugo, ang siyang naging pangbayad sa aking mga kasalanan, lilinis mo na ako. Salamat po. At ikaw ay namatay sa krus. At ikaw ay inilibing. Sa ikatlong araw, ikaw ay nabuhay na maguli. Salamat po. Sapagkat ako man ay mamatay, sinabi mo sa iyong salita, pagdating ng panahon, ako'y muli mo rin bubuhayin upang makapiling ka sa iyong kaharian. Salamat po sa kaligtasan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kung binanggit mo ito kapatid, sabi sa John 1:12, ang lahat na sa kanya ay naniwala at nanampalataya, binibigyan ng karapatan ng Diyos na maging mga anak ng Diyos. Ngayon, ikaw po ay anak ng Diyos sa mga hindi pa nakakilala sa Panginoon. Magdiwang ka kapatid sapagkat ikaw ay meron ng pag-asa sapagkat ikaw ay miyembro na ng pamilya ng Diyos. Ikaw ay meron ng buhay na walang hanggan sa Panginoong Jesucristo. Salamat po. Manatili po tayong patuloy na sumusubaybay dito po sa programang Araw-Araw na Pagpapala upang patuloy na palaguin ng Diyos ang ating buhay espiritual upang tayo sa ating pang-araw-araw na buhay ay laging mananagumpay. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Bye-bye!